Hello, here's another video on stock investing. So, sa video na to, ang i-discuss natin is about board lot. Okay? So, ito yung BPI trade platform. And then, dun sa tab na quotes, essentially, ito yung ginagamit to buy and sell the stocks to see yung bid price, ask price. Okay? Tapos, kapag open yung market, meron siyang buy or sell na option. So, if you want to buy the stock, merong pwedeng i-click mo na lang yung buy na button. Okay, but ang i-discuss natin is yung board lot. Ano ba yung tinatawag natin na board lot? So, pag kinlik mo tong section na to, or itong part na to, board lot mismo, ito yung lalabas. So, essentially, kumbaga parang yung mga stocks, naka-classify siya with regards to their price, ano? So merong merong range, minimum price up to their maximum price. Tapos etong fluctuation, ito yung changes sa market price, okay? Tapos ito yung board lot, ito yung number of stocks na minimum pwede mong bilhin, okay? Minimum siya, tapos multiples of. Okay, bigyan natin ng example para mas ma-appreciate natin. So, itong isa, kunwari ito. Kapag ang price ay between 10 pesos and 19.98 pesos, okay, yan yung price ng stock. Ang fluctuation is 0.02. Ibig sabihin, kunwari, 10.02. Kapag create ka ng order, buy or sell na order, ang pwede mong ilagay na price is, kunwari, ang current market price niya is 14. So, pwede kang mag-buy order, ang price is 13.98, 13.96, okay? Yung fluctuation sa price is 0.02, okay? Hindi mo pwedeng gawing 19.97, okay? Kasi 0.02 dapat yung difference. So, pwede mo siyang gawing 19.96, 19.94, 19.92. So, yun yung price na pwede mong ilagay sa iyong order. Okay? Tapos, yung board lot, kapag bibili ka ng stock na ito yung price, ang minimum na bibilhin mo na number of shares is 100. Okay? Tapos, multiples of 100 din. So, pwedeng 100, 200, 300, 400, 500, and so on. Okay. Hindi pwedeng 20 lang, 50 lang, kasi 100 yung board lot niya. Okay. Hindi pwedeng 120, hindi pwedeng 140, kasi multiples of 100 dapat. Okay. Another example, kunwari ang market price niya is between 100 to 199.9. Okay. Tapos yung fluctuation niya is 0.1. So, pwedeng maging 197.1, 197.2, 193.4, ganyan. Pero hindi siya pwedeng maging, kunwari, 196.55. No, hindi pwede kasi ang fluctuation lang dapat ay 0.1. Okay? Hindi pwedeng maging 195.62. Okay? Kasi ang fluctuation, 0.1 lang. Okay, so again, 196.1, 192.3, yan, maganyan. Fluctuation dapat 0.1. Tapos yung board lot niya is 10, so pwede kang bumili minimum 10 shares. Tapos multiples of 10 din, so pwedeng 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, and so on. Hindi pwedeng 12, 13, 15. Okay, kailangan multiples of 10 din. Okay. So, ayun. Kung gusto mo ng maraming shares agad, edi hanap ka ng stock na ito yung minimum price saka maximum price. Tapos, ito yung fluctuation niya. Minimum na pwede mong bilhin is, what's this? 1 million board lot. Pero kung multiply mo naman to, siguro parang nasa 1,000 lang yung total value. Kapag 1 million shares, tapos let's say ang price na is 0.0001 lang. Okay, so, parang 1,000 lang yung total amount niya. So, ayan. Ito yung normal board lot. Ano? So, isa, meron din tayo tinatawag na odd lot. Pero, bibihira naman itong ginagamit sa trading. Itong odd lot, hindi siya nakasunod dito sa board lot. Tapos, meron siyang sariling, tawag doon,
meron siyang sariling banggaan ng bid price saka ask price. Kunwari ito, di ba dito sa board lot, 10 yung minimum shares. Dito sa ad lot, pwedeng magbenta, mag-buy or sell ng less than 10. O di kaya naman ay multiples na hindi 10. So let's say pwedeng 5, 3, 7, 13, ganyan. Pero bibihira yung nagtitrade dito sa part na to, sa ad lot. Okay? So ayun, yun lang ang discussion for this video. Yung board lot. Ano? So you have to check dito sa board lot. Depende dun sa price ng stock, ano yung fluctuation niya at ano yung minimum number of shares na pwede mong bilhin at yung multiples, pailan-ilan na shares yung pwede mong bilhin. Okay? So, ayun lang for this one. Thank you and God bless.